45, verse number 4. Are you ready now? Yeah. All right. Ang sabi po ng Biblia, verse number 4, one generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts. And listen now, dito po tayo nakalingin mga kapatid. Ito po ay pagtuo ni David. David ay nagsasalita patungkol sa generasyon na magbibigay ng puri sa Panginoon. And now, here's David. He said, one generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts. But what I have in my mind right now, you know, every time I study the Bible, hindi ko po inilalabas sa aking isipan kung sino ang nagsasalita. And I'm trying to figure out what was in the mind of David when he said, one generation shall praise thy works to another. Now, hindi ko po pinipilit basahin ang kanyang mind, pero sa kanyang testimony, malalaman nyo kung saan patungo ang kanyang sinasabi. See that? And as for David, he said, I will speak of the glorious honor of thy majesty and of thy wondrous work. And men shall speak of the might of thy terrible acts, and I will declare thy greatness. See that? Now, sabi ni David, ako sa ganunapin, I will speak of the glorious honor of thy majesty. Ibig sabihin ko nga, panakita ang Panginoon, siya'y nakaupo sa trono, hindi mo siya kayang labanan, dapat mo lang siya respetuhin. He is majesty. His majesty. His majesty. That will I speak, David said. And some people said, he said, and men shall speak of the might of thy terrible acts. Speaking of it, sabi ni David, yung mga tao naman, magsasalita naman sila kung anong kalupitan ang kanilang naranasan sa buhay. You see, ang kanilang pagkakita, you see, two people right here, may different view, they have different views of God. Sabi ni David, ako ang sasabi ako sa inyo ng lahat ng kabutihan ng Diyos. Habang yung mga ibang tao naman magsasabi ng kalupitan ng Diyos. Yeah. See that? You see, but David, he said, but it's time to go to but sabi niya, one generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts. Ang katanungan ko po nito, alin kaya at sino generasyon ang gagawa ko nito? Mga kapatid, hindi mo basta ito tutubo pag nakasabay ng mga tumutubo sa pagloob at pagkakatulad. Kabuti. Mushrooms. Kabuti. Hindi mo ito sasabay sa kabuti. Hindi rin mo ito magagaling sa bitak ng kawayan. Ito po ay ginagawa. That's why itong mga batang ito ay initrain natin in that or towards that direction. Kaya nga po, napakahalaga na maulawahan po natin ang ating mong ginagawa. Alright? So yan po ang ating pag-uusapan sa hapong ito. Let's bow our heads, please. Pagkailan ko, salamat po sa inyong salita ng binasa po namin. Salamat sa testimony ni David. From here, gagawin po namin ito halimbawa sa buhay po namin. And help us to learn from these statements, O God. Give us a humble hearts and open minds, O God. Huwag niyo po pinulutan na isa man sa amin dito ay magaling-galingan, O Diyos, para magkaroon po siya ng kakaibang kaisipan and rebellious mind against your word. But help us to submit ourselves to the Lord. Help us to humble ourselves, O God. We are nothing. We trust the word, O God, that your words can direct our lives. Thank you, many people tonight. Thank you for bringing them here tonight. In Jesus' name, amen. All right, thank you. Pwede na po.
There is another passage, Psalm 101, pag-unapin na mabuti, kasi nasabi po ni David, another story na David, kung paano po ni David kinikwento po ang mga bagay nito. Now listen, many times, na ginagamit ko po ang mga passages nito, but in one, you know, bawat kwento sa Biblia, napakarami, napakayaman. In fact, in the book of Luke chapter 16, about the rich man, the Lazarus, I think I preached more than five sermons for that. Okay? Now, there's another passage here na may tingnan po natin na magsusupport po sa sinabi ni David. In fact, isa lamang po sa salita po nito. Isa lamang nagpapahayag. In this case, mga kapatid, sa chapter 78 of the book of Psalm, makikita po natin na si David ay nagpapakita po siya ng solusyon kung paano po malalabanan ang kakaibang reaction ng mga tao towards God. See na? Kung paano niya po idadirect, kung paano siya itiling magsasabit doon sa itang Diyos. Listen now, what is important here, brother, to everything that we do is our objective. Yeah. Listen, every person in this church should understand where we are going. Yeah, amen. Yeah. Amen. Listen, kung kayo sila mong puri ko nag-aaksaya ng boses, basta lamang sisigaw. We should understand, every person, again, every member of this church should understand where you are going. And once you understand where you are going, you should also understand and consider how you can get there. If you don't know how you can get there, you know, people say, I've got the direction of my life. I know where I'm going, but how can you get there? Using other vehicles, using compromising vehicles, you know. Dapat punawaan po natin, paano tayo makakarating sa gusto natin puntahan or gusto ng Diyos puntahan po natin. And not the direction of Joss, but you are using the world's vehicles. See that? Then how can you get there? How can you go to where God directed you to go? Huh? How can you go to the place where God wants you to go if you're using the world's vehicles? I'm talking about world's way. I'm talking about the world system. That we want to want for nothing, and we just want nothing. Sa lugar na gusto po natin dalhan, o gusto dalhan sa atin ng Panginoon, alam po natin kung paano makakarating po doon. And once we get there, the last is, what are you going to do when you get there? Yeah. What are you going to do when you get there? Are you expecting for something that the world can give you? Na pagka nakarating ka na doon sa pinadal sa'yo ng Panginoon sa gusto mong marating, and then sabi mo nga, wow, this is it! This is heaven! Sabi na mo na, taga-kapampangan. This is heaven, this is the place that I'm looking for. Convenient, boy, pleasure, and everything. No way, that is not God's way, brethren. That is not God's, that is not God's will in your life. Listen to me now. The word success, brother, it doesn't mean, kapatid, ibig sabihin yan ay komportable buhay. Hindi po ibig sabihin. Because if that would be the case, brother, ano ang pala sa Hebrews chapter 10? Yep.
just do now. If you can only realize kung gaano po kagandaan ng buhay ayon sa kagustuhan ng Panginoon, sa design ng Diyos, wala akong kapalit. Yep. Wala akong kapalit. Yep. Yep. Wala akong kapalit. Richard! Oh yeah! I don't care kung sasabihin mo na sa amin, sa akin, oh, Pastor, ayaw mo na ganyan pa sa buhay, nakakapapon, wala na rin, wala ka rin, hindi ka naman pag-relax. That's what you think, baby. Yeah. Huh? Yan lamang iniisip natin, wala na kapahingahan, palagi na lamang trabaho, palagi na lamang project, palagi na lamang ganito, wala na kapat, wala na katapusan ko, palagi dito. Wow! But listen now, kaya kung hindi matapos-tapos, kasi ayoko matapos. Yep! At kaya kung ayoko matapos, makapunti, because I know I am the will of God, and this is a great point. Just don't know where they go down. Bakit mayroon 76 years old nagtatrabaho sa mga startup? Kung ang ginagawa naman ay hindi masaya. Ha? Bakit kinakailangan mo magtrabaho? Sira ka na may tama na sa paan, napaparaparin, nagutom niya, kinalihan naman yung palaan niya, back to work! Brother Roy texted me last night and was telling me about the wounded soldiers and some of them that were killed in the battlefield. Ito lang po, last Saturday lamang. At ngayon, ongoing, sabi niya kami sa akin, this is another long night. Sabi niya, because sabi ko sa kanya, have a good night, right, sir. Sabi niya, this is another long night, sir. Sabi niya, he was telling me. Pero ano sabi ko sa kanya, marami na matay na sundalo, marami na sundalo, sundalo, sundalo. Sabi ko sa kanya, it means they gave them a good fight. They gave them a good fight. And I salute our heroes. Amen. Now let me ask you a question. They were killed in the killing battlefield. Ang tanong ko na kapatid, can you call it success? Man. Oh yeah. Man. Sapagat doon po sila pinawa kasi ng klaseng tabaho. Ginawa ko nila ang kanilang tabaho. Mga kapatid, let us not define the word success in the Bible the way the world defines it. Yep. Amen. Are you with me? Yes. Huwag po natin bigyan ng meaning ng salitang success na katulad ng pag-unawa ng mga tao, walang pa-respeto sa Diyos, walang pagkakilala sa Diyos, walang alam sa Biblia. Let us define the word success in the view of God, in the eyes of God, according to the mind of God, and in the view of the Bible, in the light of this scripture. Not in the mind of the so-called high, clevered, educated people. No? Hey, people, iba ho ang kailang mindset. So, mindset po natin. And so, David, sinasabi po rito ni David, yung kung paano niya papagalan, kung paano aayusin yung next generation. Na kung tatanungin ko po kayo mga patid, how would you like to be a part of this generation to come? That, David said, shall praise the works of God to another generation. How would you like to be a part of it? Yeah. How would you like to raise a generation that will declare the mighty acts of God? Yeah. How would you like to be a part of it? I'm talking to you, men and women. Pero nais ko sabihin sa inyo na hindi ko ako naman isang-dis ko na ganito kay school ng preaching. Yeah. But one thing I can remember, brother, is the greatness of God. And the God that I believe now, and the God that I honor now, and the God of my life. Yeah. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na kahit pag-anunggamin lamang po yung pastor ko noong araw. Sa probinsya, I mean, namatay na po siya. And my next pastor is my brother, Pastor Ed. Kung paano po nila ipinakita sa akin yung ginagawa ng Panginoon, nakita ko po yung aking pastor sa probinsya, na namatay na lamang po siya, na kahit ganun ang kalagay niya sa buhay,
umaawit ng duga at dinadulog ng great friends nila. Amen. And bless God, he's got a part of my Christian life. Amen. Salamat sa Panginoon. Now think about this tonight. Every time na binabasa ng buhay ng mga kapatid, maraming best ko po na mabasa, binasa na, at papalik-balik ang buhay ng testimony ni David and his concern. His concern. Pagkawat alam niya, mayroon nag-be-praise, mayroon hindi nag-be-praise, mayroon nagsasabi ng iyong kabutihan, mayroon nagsasabi ng iyong pitiful acts. But David said, I chose. Pinili ko na magsalita ng kabutihan ng Diyos kaysa kalupitan ng Diyos. Ibig sabihin yung mga pagpapahusa ng Panginoon because in chapter 20, chapter 17, makikita niyo po doon sa late part ng chapter na yun na binabahan ng Diyos yung kanyang buot sa kanyang mga sa kanyang mga tao. I'm talking about Israelites. See that? Na yung mga tao, mga pagkutakaw, yung magkain nila nasa bibig pa nila ay pinatayin sila ng Diyos dahil lang sa hindi yung maganda ng pagtuon. Israel was commissioned by God and sanctified by God for the testimony of God. Pero hindi po nangyari po yun, mga kapatid. Hindi po na maganda na naging stubborn po sila, pero ang sabi pa rin ng mga apostles, especially apostle ko, na yung ginawa nangyari doon sa nakaraan, sa old covenant, serve as an example for the Christians today. So nagkaroon pa rin po ng magandang miso, nagkaroon pa rin po ng magandang objective si David. Inuulit ko po, huwag niyong kakalimutan. What is important here is our objectives. Kaya nga po, noong nag-uusap kami ni Janel Pagungkol sa Balikatan, si Gio Balikatan, sabi ko, gawin mo yung programa sapagkat na-expose naman ako siya sa ganito. Gawin mo yung programa and then pagkatapos mo yung kaya ko po sinadya na dito po isulat yung outline ko. Aho? Sapagkat upang hindi ko makalimutan sabihin sa inyo mga kapatid na ang mga batang ito ay nandito lamang hindi para mag-stabay at palipas ng summertime. Do you understand ang simbahan po ito ay may programa sa inyong mga anak? Amen! Amen! Kapatid, hindi po sila dito napunta para mabakasyon. That's right. That's napunta right. Napunta po sila rito para sundin ang programa ng ating simbahan. Yeah. Amen! Pakiusap po lang mga parents, huwag natin isirahin ang programa. Amen! And so, nandito, nilista po dyan, sinulat niya yung schedule and activities, isinulat po dyan kung sino mag-i-info. I'm talking about the staff for the Gio Balikatan. Mayroon na staff po dyan, at maliban po dito, mayroon naglagay ng mga leaders. Think about this. Bakit sa batch ka sa akin kayo ng programa, yung mga simple na, no, I'm talking about your gift. Now, listen to me now. If your boys and girls are not important to God, then why put up leaders? Yeah. Man. Back in the Old Testament, Israelites were so precious in the sight of God. That's why he raised up Moses. Amen. To lead them. And when Moses died, he raised up another leader. Joshua. And Joshua brought them to the promised land. Yep. I don't understand. Amen. Kapatid, pag may halaga, nilalagyan ng programa. Pag walang halaga, walang programa. Now, naglagay po ng mga teachers. In fact, nag-uusap po kami doon paulit-ulit. Hindi lamang po isang beses sa isang araw. Nag-uusap po kami dyan, sabi ko, alright. Sabi na ako, sabi hindi ko sa teacher nito. Sino mga teachers yung pwede natin ilagay? Minention po sa kanya mga teachers. Kaya mga kapatid, ang magtuturo sa kanila ay ilan lang walang klaseng buhay meron po sila. Now, I want them to be an example to your boys and girls. And so, after that, sabi ko sa kanya, ano ang mga gagawin? Ano ang mga mahalagang dapat pag-usapan? Okay? Makikita po natin kung ano tinuturo sa kanila ang there are
that are very important in their training. One is the doctrine. What is the doctrine? Set of truth. Yan po ay set ng mga kautuhanan na iniikawit natin, nilalagay po natin sa mind ng ating kumulanan. Secondly, character. Kapatid, kung yan po ay may tamang katuruan, katuhanan na sa mga puso'ng isipan, meron po silang magandang character. Character is a consistent, you are doing right consistently. Yan po ang character. You're doing right even you're alone. Kahit naman isa ka lamang, ang tanging sakta mo ay ang iyong kakuhanan na nalang. At pagka ginawa mo yun, that is character. Amen. See that? Mga kapatid, this is exactly what David was telling us. Alright? Let's go back to the Bible. Psalm 18, Psalm 78. Okay? Pinapakita ko lamang po yung inyong po, yung programa. Okay? Now, ano po yung mga objectives po natin dito? Alright? Let's go to the book of Psalm 78. Are you with me now? Again, ito po yung testimony ni David. Ito po yung sakanan kay David. Ito po yung sinasabi niya. Give ear, O my people, to my law. Incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old, which we have heard and known, and our fathers have told us. Okay, now let's get going. We will what? Not what? I. Now, if you have your Bibles, please mark those two words. Not I. Hindi natin itatago. Alin? Alin po yan? You know words. No? Saan? From our children, from their children, showing to the generation to come the praises of the Lord. Now, kung mag-move forward po tayo sa binasa po natin kanina, Psalm 145, verse number 4, this is it. See that? Now, in the book of Psalm 145, verse number 4, sabi ni David, there is a generation that will praise the words of God. But listen, before that, para maunawaan po natin na kaya nasabi ni David yun, kasi po, dito pa lamang sa 78, mga kapatid, dito pa lamang sa 78, chapter 78, may sinabi na po si David, na ang sabi niya, we will not hide them. Yeah. Hindi natin itatago yan sa ating mga anak, showing them, showing to the generation to come, what? The words of God! The words of God! Kaya nga po, mga kapatid, let me show you this example. Punta naman dito. Okay, go back. Alright, this is it. And we've also the name. Every generation ngayon. Okay, anong trabaho po nito? Ipapakita niyo po doon yung words ng Panginoon. Hindi niya itatago ito, mga kapatid. Hindi niya itatago. Kundi ipapakita niya. Pag sinabi niya itago, hindi ang ibig sabihin po niya, ay intentionally itatago niya. But, ibig sabihin, kinakailangan vocal sa buhay niya ay nakikita yung ginagawa mo ng Diyos sa kanya. Alright? Nakikita ito. Not only that, the second one is intentionally sasabihin niya po sa kanya. Sasabihin nito sa kanya ang ginagawa ng Diyos at ang kabutihan ng Diyos sa buhay niya. See that? Now, huwag ko natin kakalimutan yan. And then, live in verse number 4. Showing
the generation to come, the praise of the Lord, and his strength, and his wonderful works that he had done. Alright? Now listen to me now. Napakarami po mga kapatid. Mga kapatid, hindi lang po ang Israelites kung may kwento patungkol sa Diyos. Tanungin ko po kayo ngayon, may kwento ka rin kaya patungkol sa Diyos? What? Sa panahon po ngayon, hindi po ako pupunta kay Maki para sabihin ko sa kanya, alam mo si Moses at si Moses ay nung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 
pillars of fire in the evening. That was Moses' time. Bless God for Moses' time. Listen, you know, I must have a time also with God. Ano ba sa panahon po ngayon na pwede mo ikwento sa mga bata nito? Hindi na ho si Moses lamang. Oh yan, pagkwento ko pa sa'yo si Moses, alam niyo po mga kapatid, pagkwento ko po sa kanila si Moses, parang kardusan natin. Yeah. Pero ano niyo po, alam niyo ba na si Luna ng mundo ito ang dino? Pero sa lahat sa pagkong nilipta sa pagkong alam niyo ba kung wala ang pinagayon sa Panginoon? Ano ang pinagayon ng Diyos? Na bumaba dito sa lupa, nakita ng maraming tao, nakas, kausap ng mga tao mismo, kausap ni Paul, kausap ng mga Israelites, kaya sa kanila ni Peter, kaya sa kanila ni John. At alam mo ba, nalapit na rin kami kung di lang kahit kasi kita kung di lang kahit kasi kita. Nabago ang buhay niya sa Diyos, pero alam mo ba, nabago rin ang buhay ko. The same person ang bago ng buhay. At alam mo ba, kung wala at hindi dahil sa mga, patay na ako, kung nasa jail ko na. Wala na ako yung makikita ang magandang dalang ng Pastor Pito. Amen. Kaya ba ang nag-usip? Ang hindi na ako. Listen to me now. What am I doing here? Showing the praises of God. Showing the wonderful words of God. Now first of all, makikita po natin dito mga kapatid. Ang aming objective dito is that, bakit ko po sinasabi dito? That they might know the true God. Kapatid, marami po kayo mga tao na marami din Diyos. Pero kilala kaya nila talaga ang totoong Diyos. Mga parents, can I ask a question? How much do you know God? Listen to me now. You've got a responsibility that is heavier than what you think. Alam niyo, you go back to the book of Deuteronomy chapter 6 and you will find out what a blessing responsibility is. Kinakailangang ipakilala mo ng mabuti ang Diyos na iyong Diyos. Listen now, gaano mo makilala ang Diyos? Ang mga batang ito ay dapat nilang makilala ang Diyos. Sapagkat kung kilala po nilang totoo ang Diyos at kagano'n nilang kakilala ang Diyos, kapatid, kung gaano mo kalalim, gaano mo close ang Panginoon, gano'n mo rin tatatuhin ang Diyos. Ang pagtrato mo sa Diyos ay nakadepende sa pagkakilala mo sa Diyos. Now, do you understand? Hey, listen to me now. Do you understand why we have a lot of young people today, they just take it lightly? Because that's the way they do. That's the only, yan nila mo, ganun lamang po kami na, ganun lamang po nila kakilala ang Diyos. That's why everything na nangyayari po at ginagawa ng Diyos sa buhay ng ibang tao at maging sa buhay nila, they are taking it very lightly. Yeah. Ano po ang ginagawa po natin dito? Tinuturuan po natin sila upang lagi pa nilang makilala ang totoong Diyos. Kapatid, saan na umulawaan po ninyo? Sabi ko nga po sa inyo, nandito na kasi kayo sa simbahan na napakaraming tao every service. Pero kung kayo po ay nandoon sa mga nagsisimula, parang lalo-lalo na po doon sa paglalang, nakikita ko yung mga bata. My goodness, yung Wednesday, yung bata, papasok na, papahabol talaga. Sinasadya niya magpasawag. Alam mo kung bakit? Wala siyang pakialam sa nangyayari. Wala siyang pakialam si Rafi na free-free.
Rocky was preaching the importance of praying. My goodness, great message. Pero hindi mo ko din, napakaraming bata na pinabanggula ko. Listen to me now. Sabi ko nga, that is it. That's iyan kung anong nakikita natin ngayon, yan ang kulang niya. Yung mga bata na pinitake nila life nyo, yung pagpapagunta sa simbahan, yung pagpagigilig sa salita ng Diyos, it is because hindi po nila gaanong kilala ang Diyos. Are you with me? Huwag po kayo matago. Pero naisip ko sabihin sa inyo, pag-isipan niyo mabuti kung gaano niyo po kinatrato ang Diyos na pinaniniwalaan po ninyo. If you chose to believe God, then gaano niyo tinatrato ang Diyos? Do you really know? How much do you know God? Kapatid, kaya kung kinakailangan pumunta tayo sa simbahan at mag-aral tayo ng salita ng Diyos at makinig tayo ng salita ng Diyos upang lalo pa natin makilala ang Diyos natin. Bakit? Kasi po nakakatakot, nakakaiyak sa Diyos kung itatrato natin ang Diyos na katulad lang ng ordinaryong tao. Hindi po natin matatrato ang Diyos na mas mataas ang tao kung hindi po natin sila kakilala. Pagkakilala naman natin sa Kanya ay katulad naman ng ordinaryong tao. Listen now. Ito po ang mahalaga sa akin. Kaya mayroon po tayong balikatan upang makilala po nila. Hindi po kayo. Sa mga pamanganakan, hindi po kayo nandito para makita inyong mga pamangkin, inyong mga apo, ang inyong mga kamag-anak na makikita nyo na may ID at ganoon ang galaw kung consistent si kahanda kung ano kung natin ngayon. No, this is not an entertainment. Brother, balikatan is not an entertainment. This is for real. This is a serious matter. I don't know kung gaano nyo po itrato ang balikatan pero seryoso po ako. Every time na iniisip ko po mga batang ito, every time na iniisip ko na sila yung lalago, sila po ay lalaki at magbagal. Naiinig seryoso na sa akin po, man, pag nagkamali naman ako ng isang ito mga batang, pipitin ko eh. Nakaamal na ito sabihin, baka pag hindi natin seryoso nito, isang araw pipilit kita kanilang daliri mga batang. Yeah! By the way, sabi ko nga sa inyo kanina, sabi ko nga po sa inyo kanina, ang mga bakla po ngayon ay nagsimula ng matanda na. Hindi po sila bakla ng bata pa sila. Yung iba ang naging bakla sila during the entertainment na. Nung nagpunta na sila sa entertainment. Listen, karamihan po sa kanila ay walang mga magulang na nagsawa. Pangalawa, walang simbahan na pinuntahan. Pangatlo, ibang Diyos ang kanilang kinikilala. I don't know. Parents, you better be careful. You get serious about it. Ito mga bata nito ay lalaki. Kasi sabi ng Biblia, kapag ka ang bata ay lumaki, na wala, ibig sabihin ng walang magulang, walang nagsasalita, walang nag-advise, walang nag-counsel sa kanila. One day, magiging kahiya-hiya po sila. Sila ang magpapahiya sa kanilang mga magulang. Tandaan niyo po. Listen and believe what the Bible says. Without counsel, people perish. It is always absolute prayer. Pinasabi ko po sa inyo, sasabihin na, I don't believe that. It's good, wala ko ba? Hindi ko tatawag pa. Oh yeah, absolutely. Bakit yung mga dyan mong mayayang naman dyan? Si Paklito, ganitong yaman naman. Oh yeah, because that is how they define the word success. Yeah. Listen to me, you've got the millions, you go ahead. Kulay tayo mo lahat ng millions, na pera ng mundong ito. But what is gonna be your aim? That's it, right? Huh?
Milyonaryo yung pupunta sa impyerno. Milyonaryo yung walang Diyos. Listen to me now. I want you to take this seriously. Alright? A person that forgets the works of God, the greatness of God, the faithfulness of God, is a person that lost the glory of God. Let me say this again. A person, and I'm talking to you Christians, I'm talking to you members of this church. A person that forgets the greatness of God, the faithfulness of God, lahat ng kabutihan ng Diyos, is the same person that lost the glory of God. Listen. Mga bata pa ito, mga puli. Alam niyo, kaya sabi ko nga po eh. Kung sila ay nakapakinig, nakwentuhan natin ng kabutihan ng Diyos, mga puli. Meron silang buhay kaisipan that is always right with God. Always right with God. They will always set their hearts aright with God. Kapatid, meron silang magandang view sa Panginoon eh. You see, at because may puso sila, mga kapatid, alam niyo ba na ang puso nila ay matuwid sa harapan ng Diyos, lagi po nila ang sasabihin sa kanilang sarili, I cannot do anything without God. I cannot live righteously in this present wicked world without the Almighty God. Their hope is always in God. That is what our objectives here, what are our objectives here? Sinasabi po natin, una ang objective natin that they might know the true God, that they might set, number two, their hearts are right with God, number three, that they might set their hope in God. Not only that, that they might not forget the works of God. Upang hindi po nila makalimutan ang ginagawa at ang ginawa ng Panginoon sa buhay ng kanilang mga tatay. Kaya sabi ko nga po sa inyo, tigilan lang po natin na isipin, no, tigilan. Huwag ko natin kakalimutan yung ginawa kay Moses, but ang hindi po sabihin mga kapatid, magkaroon na rin po tayo sa kinikwento natin sa buhay natin kung anong ginawa ng Diyos sa buhay po natin. At yun po ang sabihin natin sa kalapalan, hindi ko magmukhang tattoos. Wala tayo ibang ganito mga kapatid. Kundi yung buhay ni Moses, buhay ni Abraham, yung buhay mo. Walang mag-inawa ang Panginoon sa buhay mo. Nung nasubukan mo tumalikot sa Panginoon, anong ginawa ng Panginoon sa buhay mo? Wala mong kabugihan na ginawa ang Panginoon at tumalikot ka sa Kanya. Naunawaan niyo po kung gaano kalimutan niyo sa Panginoon ang pag-unawa niya po sa tao. Ha? Na ang isang tao, ang isang bata, mga kapatid, ang isang anak ng Diyos ay pwede mong matigas sa Panginoon. Pinatatawad, pumisyatawad sa Panginoon. At sa kapunawaan po natin ang mabuti, kung ano nararamdaman po natin pag meron tayong kasalanan sa kapwa natin tao. Kayo mga young people, alam niyo po ba kung nararamdaman nyo? Alam niyo ba nararamdaman nyo? Pagka may kasalanan kayo sa inyong mga magulang, na alam na ng magulang nyo na may kasalanan kayo, parang halos ayaw kayo magpakita, kaya tinitext nyo na lamang, humihingi kayo ng tawad. At pagka humingi kayo ng tawad, sasabihin din ang magulang nyo, pinatatawad ba na kita? Pero iba yung nakikita nyo, na makikita nyo ba ang iyong magulang? Kaya sasabihin sa iyo personally, ay nakapit ka na, huwag mong alalahanin yun, pinatatawad kita, alam mong na nakamali ka, pero kung yung pag-ayusin ang iyong buhay. Now do you understand kung one day ay ginagawa yung ginagawa? Ngayon ginagawa ko yung Panginoon, kung one day babalik ang Panginoon, makikita mo kung sino nagpatawad sa iyo. Mga kapatid, sana o, maraming maliwanag po yan sa mga anak natin upang makilala po nila kung sino ang Diyos natin. Upang makilala po natin din ng mga anak po natin na ang Diyos na kinikilala po natin na hindi Diyos na nasa bagketa o Diyos na walang ginagawa
nakapakbo sa loob ng simbahan. Not only that, that they may keep the commandments of God. The word keep here is not to hide or but to bear. To bear. Kinakailangan po na makilala nila kung mabuti kung ano po yung kailangan ng Diyos upang lagi po nila susundin ang salita ng Diyos. Talasin nila. Naisip ko po lagi, ano dahilan bakit hindi natin susundin ang salita ng Diyos? Ha? May gula ka ba sa salita ng Diyos bakit hindi mo sinusunod ang salita ng Diyos? Ako! Ha? May masama ba ang nangyayari sa iyo pagka hindi mo sinunod ang salita ng Diyos? Ano naging dahilan para hindi natin sundin ang salita ng Diyos? They need to understand, they need to know more about God that they might keep the commandments of God. Number six, that they might or that they will be steadfast with God. The word steadfast here means firmly fixed. Firmly fixed. Grabe. Fixed, fixed. Ang mind nila. There's only one God. There's only one true God. And He's my God. There's only one book, the Word of God, the King James Bible. There's only one church, my church. And the Lord is the apple of my eye. Ng isang bata na matigas ang ulo niya na hindi sundin sa taras kundi sundin ang Panginoon. Ano yung maganda mga kundibaitan, mabaitan? Maging matigas ang ulo ng mga anak natin para sa taras. Yan ang pinakamaganda ang mangyari. Pagpatungkol sa mga kalukuhan, matigas ang ulo nila. Kaya pagkatungkol sa kabutihan, napakalambot at pasalungin po nila. Pasalungin po nila. Now, let me ask a question. Ano po ang nararamdaman ng mga anak po natin? Ano ang pakiramdam nila sa kanilang pakiki-fellowship sa Diyos kapag ka sila po ay nagkakasal? For example, nakalimit po kayo rito kanina, na testimony. Nagkaroon po sila ng problema, nagkaroon po sila ng kasalanan. Na 90% na ang mga bata ito, they can confess their sins publicly. They don't mind kung sasabihin ng mga tao. They don't mind kung sila ipapapahiya. What are they mindful? They find they are mindful about the relationship with God. They don't care if they lie. Yeah. Ha? Pag nakita nakita niyo po yan dyan, may dalawang personality sila. Pag nakita niyo sa mong ibang personality, pag pumunta sa church, ibang kanilang personality. Yeah. Na hindi na sila nagbablash, sabi nga nagbabong pagkakagawa ng kalukuhan. Ano ang kanilang na-feel? Ano ang kanilang nararamdaman when they fail? Sa Diyos when they fail not only to pray but read their Bible. How about attending the services? Ano ang kanilang pakiramdam? Ano ang pakiramdam ng mga bata ng mga young people ngayon na hindi ako nakapag-attend sa Sunday school o late na naman ako sa Sunday school para marami na huling kasalanan nila. Pero alam niyo po aminin
God. Some of you are missing the testimony. You think testimony is just parang panitas lang ng oras. No, no. Kapatid, habang nag-testimony din yung mga sample star na, bagaman nakita ko lang po kung anong ginagawa nila, sabi ko nga doon sa isa, sa isang umaga, sabi ko, habang nag-iwento ako nila rin sa sample star niya, sabi po, bakit hindi nito yung sinasabi sa church? Napakaganda pag nasabi nito yung sa church. Kasi po, napakaganda yung matutunan ng mga wives. And they are precious to God.
Dapat lamang po natin seryoso, dapat lamang ituro natin sa kanila ng seryoso po sila. Salita ng Diyos. How much? Gaano po na tinitake ang salita ng Diyos? Ipangako ng Diyos. Are they serious about heavenly life? Are they serious about the promises of God and God's protection? Huh? Are they serious about it? Then, lastly, how much they are enjoying the things of God? Listen na, hindi niyo po mga bata dito. Ako yung magpasalamat sa Panginoon. They can shout amen for the people. They are shouting. They are responding to the preaching of the Word of God. Listen now. Kakapagin po tayo ng Diyos kung nakikita po ang ating paglalagod sa loob ng simbahan habang nakikita po tayo ng preaching ng salita. Kakapagin po tayo ng Diyos kung nakikita tayo ng baka nito na habang nag-preach over you, everybody shouting amen. Let them na naman sa upuan mo, nakasandal ka na at patulog ka na maghihintay ng tama na isang na muna. Ngayon ko sa inyo nag-iintay na lamang na tumulong ang laway para magising kayo. Ngayon nag-iintay ko sa inyo, nag-iintay na lamang kayong bitik ng katabi nyo para lamang kayo magising. Listen, kakabagan sana tayo ng Panginoon. These boys and girls are watching us. Naniniwala sila na meron tayong iisang Diyos. Pero bakit pinagulong ka ng Diyos mo? The boys and girls are they still enjoying the things of God? How much? Gaano po sila? When they listen to the testimonies, when they listen to the preaching of the Word of God, when they listen to the music of our church. Alam niyo na ako mga kapatid, kapag tayo po ay hindi seryoso, pag may umaawin dito, kung ano ang ginagawa natin. Yeah. Kaya nakikita po tayo ng ating mga na kayo mga natin kung ano-ano rin na ginagawa habang nakikinig. Yeah, ang gagaling na po ng mga anak po natin ngayon, pwede silang makinig ng preaching habang sila'y nagipag-text. Yeah. Oh. Alright. Nakakinig sila sa akin, yung dalawang kumain niya ay nasa loob ng bag, nagpitext. Yeah. Pag nag-vibrate na po yung man, it's very simple, text to them. Kukunin lang ba? Ako na kinig, nasa'yo, are they lovers of God more than lovers of pleasure? What are we raising here? Bakit meron po tayo? Bakit na lang? What is important to me right now is, mga bata, lumaki kayo na may totoong pagkakilala sa Diyos. Amen! Watch it! Huwag lamang kayo mag-inid sa pagkakilala. Inigay ko yung pulpit. Mag-inid kayo sa pagkilala ninyo ang Diyos. Yeah.
At po rin, baka sinong pula yung bata. Hindi naman gisip. See that? Sabi ni David, one generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts. Anong generation po ito? Hindi po ito yung generation na mahilig sa television. Hindi po ito yung generation na mahilig at mayroong addiction sa mga gadgets na mas gustuhin pa nilang magbasa ng mga text messages kaysa sa text sa Bible. Hindi po itong generation na dyan sa kalsada na makikita mo ang maabdan ng mga mga. Ako naglalakot ko nito na hindi ko po sinasabi na ganun ang mga kasalanan ang rapos kala. Pero sinasabi ko po, sabi ko lumayan ko ang lugar na hindi ko kaanong nadidiklara ang salita ng Diyos at ang pagkakilala ng Diyos. Pakasabog po yung bata mo, ah, good morning! Wala! Hindi yung temperature! Kapit bata, ano? Wala! Sabi nga ni Brother Albert, muna ako ko na yung iba yung pastor, no, pamangkin ko na po yan, kung ayan. Wala! Ano ang kumangin ko ba? Nalisan ako, nagbobobiyahe, pagka sinabi ko sa mga tenor, hey, babae, hey, good morning! Tignan ako ng masama, akala siguro may gusto ako sa kanya. That's true. Alright. That's true. Oh, yeah. At pang may intensyon ka na masama sa kanya, kaya ko sinabi yung gano'n. Alam mo kasi sabi ko, alam mo, ang nakalagay dito sa inyong salamin ay nakalagay. Ako ay nag-good morning sa inyo, hindi kayo re-response. Kung nalang sabihin mo, okay, naisip ko may gusto ako sa'yo. Now, you understand what I'm talking about, brother? Pagkulang ka sa salita ng Diyos at pagkilala mo sa Diyos, hindi mo igagalang ang kapwa. Kaya nga po, mga kapatid, hindi po natin ito matatagpon ng mga batang ito sa kalsada. Na basta na lamang na isang beses sa kalsada, o hindi nila nagkaroon na ganyan dabi. O hindi nila nagkaroon na ganyan buo. O hindi nila ganyan magkakalay. O pagka... Hindi yung percent ang taas ng mga batang meron tayo rito. Pagka tumakot ako, tumakot. Nagtumitigil sila. Good morning, sir. Good morning, pastor. Good evening, pastor. Good night, pastor. Kapatid, don't take it lightly. Kasi ang mga bata niya, mga kapatid, ay hindi po yan nakikita sa kalsada. Makikita niyo po sila ng upong simbahan at nakikita sa litra ng Diyos. At kung meron ang mga bata ngayon na lalaki na marunong gumana at marunong may pagkatak sa Diyos, yan yung nakaupong ito. Yan yung isa sa mga dedicated sa pagkatak. What we're doing here, we're showing the praises of God. Again, brethren, don't take this lightly. Take it seriously. Alam niyo bakit tayo dito na meron kinito? Sabi ko nga po sa inyo kanina umang. So tayo lang. Sasadyayin ko na probinsya-probinsya ang dating. At kung saan po ako nang tuto, doon ko datahin ko yung tipo rin. Now listen to me now. Young people, tapos na ako. I'm trying to help you. Hindi ko kayo pinakatalon, hindi ko kayo pinakahiyan. Tinuturuan ko kayo, isang araw kung wala na ako, malalaman nyo kung anong natutunan nyo. Now listen na. Some of you, honestly, hindi nyo alam na kayo ay namumuhay na ng komportable pamumuhay sa pag-aaruga ng inyong mga magulang. That's right, that's right. Yung mga magulang ninyo, nakaranas yan ng comfort room na actually hindi naman comfort. Paano mo sabi comfort room yun na dalawa lamang na
naingat na ingat ka na pagka nahulog ay may kabayt. Yeah. Huh? Ngayon natutulog kayo sa kama na meron ng phone. Kung hindi ng kama, kahit sa ito at least may phone. Yung mga magulang ninyo ay nakaranas patulog sa balig na yeah. Sa amen. Ay panig. Yeah. Amen! Ngayon kumakain kayo ng pagkain na bago naranasan ng mga magulang ninyo ay naging magulang muna sila bago sila nakaranas niya. Kaya nila naranasan yung masama kapagkain dahilan sa gusto nilang pakainin kayo masama. Correct! This is my responsibility. Pero kung bakit ito,
ay yung kong maging ignorante sa bagay, sa mga bagay na patungkol sa buhay. Gusto ko ang bagay ito'y lalaki. Alam na lang ko kung ano ginawa sa akin ng Panginoon. So that one day, pangkarapin ang bagay ito, sasabihin niya rin sa susunod sa akin, napakabuti mo kayo. Napakabuti mo. Don't fear the mistakes. Listen to that. David was a king when he believed to us his story, his testimony. When he gave his testimony, sabi niya, ito yung mga ginawa ng Panginoon. Ito yung mga nakita ko sa mga forefathers. Ito yung mga nakita ko sa mga namuna sa atin. I'll eat this and I will tell the next dealing to the father. And you promise also tonight that you will not miss this. Listen to me now. At si parang mga kapatid, na mayroong programa para sa anak ninyo, mga magulang, ang hamon ko po sa inyo, pwede rin po kaya na gumawa kayo ng programa para sa inyo. Ang simbahan ko ito, may programa para sa inyo. Can you also make a program, a plan for your world in words? Don't miss this, okay? Take the trip with me. Ang mga bata ito sa araw, mga lalakad dyan sa kusada. Napakaganda na ako naglalakad sila. Meron silang Diyos sa kanilang imagination. I hope this message, brethren, the objectives of the Panikatan ay hindi lamang during the Panikatan to give na po yung lifestyle ng mga Panikatan. Ito na po yung buhay ng mga Panikatan. Na isang ano, lalaki sila, meron Diyos, may pagkatakot sa Diyos, alam po nila kung pag nagkasala sila, hindi po nila itatago, i-declare po nila ito sa Diyos. They will forgive people, they will understand what forgiveness means. Alam niyo po, ang pagpapatawad ng kapatid, dapat po natin maunawaan ang pagpapatawad ay hindi na po kayang ibalik yung nakaraan. Pero ito po'y pwede magbigay ng great impact for the future. It means that we love people. Forgiving someone can change the past, but it can impact the future in a great way. Sabi ko naman po natin yan. Eto mga bata ito, we are trying to train them that way. Na hindi po sila magiging bitter sa ibang tao, hindi sila magiging understanding sa mga tao. And so that the next generation, makikita ng maraming tao na ang generation na ito ay nagpapakita, showing the praises of God and declaring the acts of God. Which generation? I promise you, kung meron ko generation, kung may praise ng Panginoon at magpapahayag ng mga acts ng Panginoon, ito yung mga bata na ako ngayon during our body run. Ang pinagpapasalamat sa Panginoon sa bali ka tabi ko. Sapagkat ngayon, sabi ko kay Janice, siguro meron na tayo mga 40 delegates kasi grabe na yun kayo every service. So, sabi ko, let us make a program. Maganda ko yung gano'n na kung ina, matututukan natin ang mabuti. Huwag tayo restart sa mabuti lang sapagkat ang purpose natin, objective natin, ay maturuan, magpukosan, mabigyan talaga ng paramo ng mga bala dito. But you know what? Now, it's more than 100. It's more than 100. Let's go. Brethren, salamat sa Panginoon. Ito mga batang ito na lalaki, more than 100, uupo muli sa upuan nito. Maglalakad sa kalsada na mayroong imahinasyon sa kanilang isip, ay imahinasyon ng Diyos sa kanilang isip. Now, think about that. Think about that. Mama, kapatid, ang sabi ng Biblia sa ating David, there is a generation that is rebellious against God. But praise God. God gave us the privilege of brethren to raise unobedient children, to raise men, boys and girls, na obedient sa Diyos, at hindi rebellious sa harap ng Diyos. Salamat sa Panginoon, ang simbahan ito ay binigyan ng pagkakaroon ng Diyos, to train men, ladies, para lamang mo,
hindi sila maging rebellious sa harapan ng Diyos. Magkaroon tayo ng isang generasyon na magpapakita ng presence ng Panginoon at magpapakita ng Panginoon ng Panginoon. My question is this for you, parents. How would you like to be a part of it? Are you willing to sacrifice? Are you willing to put your time on it? Are you willing to put your money on it? Are you willing to bring everything, I mean all your resources, for the sake of this precious boys and girls? Are you willing to be a part of it? Shall we all stand, please? Thank you. Thank you. Thank you. Again, to us, salamat po sa iyong salita. Salamat po Panginoon sa salita niyo na siya pong nagiging dahilan kung bakit po kami nandito sa Lord Jesus. Thank you for giving us a church that helps our boys and girls learn the biblical character. And to give importance to the moral standard, or God's moral standard. May I beg you tonight, O God, to please speak to the hearts of our parents here to be a part of this, to sacrifice for this, to put the resources in it, and always be a part, willing to be a part, of raising a generation that will give the praises and proclaim the wonderful acts of God. Thank you, O God. Please, I beg you, speak to the hearts of your people right now. With heads bowed, hearts are closed. God is speaking to your hearts in the best tonight. Just step out of your seats and come forward. Kneel down. Talk to God. Let us be a part of it. Attitude, right attitude, and I'm going to do something towards your word.
Sana po, Diyos, sa puso na pinagalunod po sa akin ngayon, kung kami po yung magpasakot sa inyo. Thank you, Lord. Continue to speak to you, Lord. Let each battle with one another. In Jesus' name, amen. Amen, amen. Thank you, back to your seats, please. Did you get something from the rest of tonight? Amen. Amen. All right, now we will do lang po tayo. At mga kapatid, ang hamon ko po sa inyo ay patuloy po tayo. No? Na ipanalangin po natin ang ating mga ating pamilya. Oho. At patuloy po na i-take po natin yan. Seriously. Okay? Now listen up. I just don't want to miss this. I want to prepare your answers. Okay? Okay po kayo mabuti. Mga kapatid, alam niyo po ba yung aso natin, nag-detain natin, at nagsasacrifice tayo para matain natin. Iba sa atin, nakakagat pa tayo ng sarili nating aso. Pero tinatalian natin, pinilipuan natin, pinapakain natin, tinuturuan natin, kahit alam natin aso yun. Para hindi ko naman po alam ninyo na ang anak ninyo ay mas mahalaga ka kaysa aso ninyo. So, bigyan mo po natin ang pansin. Pahalagaan po natin ang mabuti yung aso po natin. Ay, yung akrak po natin. Hindi po aso natin. Ano? Amen! Now, we're going to run it to you, okay? Answers, please come. And we'll have a regular offering. And again, I'd like to encourage you to give more for the ministry. Let us always be a part of this church. And, brethren, patuloy po yung paralangin at maging kabahagi po tayo ng ating air conditioning project po dito. Kailangan po natin ang kailangan po. Kaya po kami tayo. So let us give the people. Excited na ako na makita ang itsura niyo pagka air condition na ito. Ngayon, nangyito ako, parang napahuli kayo. Natulog na naman kayo dyan. Ayan. Pero, alam ko rin, gawang ko yung inilip na, gawang ko yun, kasi may hindi mo yung kalagaya ko. Pero, excited, kaya excited na ako na makita ko yung itsura niyo na malamig. At kaya dapat ipanalangin po ninyo, masaya rin po ba kayo na malamig tayo dito? Yes! Sabi ko po, masaya po ba tayo kayo pagka malamig kayo dito? Yes! Masaya rin po ba kayo magbigay? Yes! At yun na. Alright, sige po, kasalamat na po tayo. At nagkilala din Diyos sa lahat mga kapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa bumang hapon na katulipayan ng aming panambahan. Salamat din po sa pag-iingon sa mga sekretaryan. At salamat din po, Panginoon, sa CBD presentation, Panginoon. At salamat din po sa programa na aming pastor, Diyo Balikat, Panginoon. At kalayin, Panginoon, ang mga kapatayin po, Panginoon. At kalayin rin po aking pastor, pangalangin po sa Panginoon. Ibigay po siya ng mga ipatapsod ang Panginoon po ang kanyang pamilya. Ngayon po, Panginoon, kami pinadako sa aming pagbibigayan na aming tithes and offerings ng commitment, Panginoon. Pagtalayan niyo, Panginoon, ang mga salating mending ko. Maging mong po, Panginoon, pagtalayan niyo po ang mga kapatayan po namin, ang mga bibigay. Kalitin niyo sila, Panginoon, na maging ahamong sa bawat sa Panginoon. Maging mong po ang hindi makapagbigay, Panginoon, walang makayang Panginoon, walang kapatayan sa bawat Panginoon. Bigyan niyo sila ng mga buhat ng mga sakit sila ng Biblia sa mga pinagdalaan ng Panginoon. At kung may kami ng kapatawaran sa mga kapulang kapasala, ito ang dalangin sa tayong pangalan ng
Jesus Christos. Amen.
ay doon na po natin gagawin. Pagtapos na tapos na po yun. Kasi pupunta po ako sa mga ranch. Si Brother kasi, Brother Frank yung lahat yung magulang. Nagkaroon po sila ng ganyan. Nagkaroon po sila ng ranch. Tapos, ganun din ginagawa nila. Nagkaroon sila ng mga bata, mga lahat, young people. Nag-home sila ng conference school. So, I mean, ganun po gagawin natin. So, nagpukuha po ako ng mga ideas sa kanya. Lalo lumalaki. I mean, yung vision ko, yung gusto makita doon, sana makabili pa po tayo doon ng maraming kahoy o maraming kawanyan para maraming ahas. Okay, mo kalala kahit sa kubad may ahas. Hindi nga lang kung kubad yun. Kahit sa sibahan may ahas. Anyways, let us all be excited, no? Sa ginagawa natin. Amen? So, ano po naiisip nyo na makatulong sa mga nagtatrabaho ko doon? Maging katulong, maging blessing po tayo. Kailangan pa po namin ng pala. By the way, sino po sa inyo mayroong palakul sa bahay ninyo? Kailangan po yung pamputol na kawayan. Kailangan po na gano'n. Dali nyo po dito mamaya ang bumas ng umaga. Dali nyo po doon. Okay? Kailangan po yun. Alam niyo, matalag po yung ano? Siguro, 2-5. Tatalag po yun. Hindi ka ang ganyan. Ito ba yun po tayo? Let's go tawagin si Pastor Bori. Wakasal po tayo sa panalangin. And after the closing prayer, nature group for a while, no? And mag-meet na lang po yung Four Corners. And mag-isip po kayo paano natin mag-follow up yung mga naka-attend na, yung mga bisita po natin. No? Let's take it seriously. No? Amen! Amen! Hey! Dito po na. Amen! Alright? And then young people, meet your group. Huh? Oh, mothers, leaders, mga mothers, mag-meet kayo after the group meeting. Okay? I mean the Four Corners. Okay? Yung mga young people, alam ko yung kasi ninyo, nagtutulungan na kung paano makasama yung mga young people. Sino sa inyo sa mga young people, teenagers, sigurado lang po kayo sa mga. Praise right. Oh good, marami na. Okay? Alright, thank you. And then, susunod po dyan, ay mga seniors na. 20 up. Yeah. 20 up. Okay? So, yun po ang mga susunod na. Ito po ang style ng youth camp natin ngayon. Okay? Alright, magbukas po tayo sa panalangin. Maraming Panginoon Diyos, salamat po sa aming pong narinig ng mensahe na nagsiging hapon Panginoon Diyos upang aming pong ipasa o Diyos aming pong maupusay at ginawa sa aming buhay sa susunod na generasyon. Salamat po sa aming pong ginamit ang mensahero ang aming pong kasuhin at sa po Diyos ay patuloy po bigyan ng kalulutan upang kami ay gabayan sa aming pong pamumuhay at paglilingkod. At dahil po na yung Panginoon Diyos ang gawain po sa tabla at gawain po Panginoon lahat po ng equality na gawa po ng Diyos at inagaw po Panginoon sa pagawa at gawin po Panginoon ang mga magbibigay ng mga supplementary foods at magbibigay Panginoon at mga tools na kailangan para po sa inagawain. Salamat po Diyos sa fellowship ang lahat dito ang aming mga tinataas at upuri sa pangalan namin Panginoon Jesus. Amen. Amen.